Alam nyo ba na meron palang isang lugar sa mundo kung saan pwede mong tikman ang kahit sinong tao at gagawin nyo pa ito ng 7 beses? Ang pakikipagtalik na ito, itinuturing pang sagrado na mga naniniwala dito at alam mo ba na magdadala pang araw ito sa iyo ng swerte at maginhawang buhay kung gagawin mo rin ito. Kamusta mga boss? This is Royzen. Welcome back sa ating channel. Sa video na ito ay tampok ang isang lugar at isang tradisyon kung saan pwedeng magtikiman ang kahit sinong tao kahit hindi pa nga sila magkakilala. Siguradong kakaiba ito sa iyong pandinig, pero alam mo bang ito ay totoong nangyayari? Dito yan sa channel kung saan ang kaalaman ay siksik at nag-uumapaw. I-like mo na rin ang video na ito bilang suporta at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod na video ng Kien Thoughts. Pasintabi po sa ating mga manonood, ang video ito ay ginawa for educational purposes only. Maging responsable po tayo sa ating iiwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Alam nyo ba na sa Indonesia, may isang lugar kung saan mangangalabit ka lang ng kahit sinong tao, kahit pa nga hindi mo ito kakilala, ay pwede ka nang gumawa ng isang ritual kasama ang taong ito. Ang ritual na ito ay ang pakikipagbiyakan mo ng pakwan sa taong ito. At ito ay walang bayad at gagawin nyo pa nga ito ng 7 beses kada ika-35 days. Hindi dahil mahilig sila o ano paman, kundi dahil kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang nakaugaliang tradisyon na nagsimula pa noong 16th century. Ang Indonesia ay mayaman din sa iba't ibang tradisyon at kultura kagaya nga natin dito sa Pilipinas. Ang bansang ito ay may 271 million in population as of 2021. At nagtataglay din ang iba't ibang mga ethnic groups, mga tribo at mga grupo na may iba't ibang mga paniniwala. Ang Java, Indonesia ay isa sa pinakasikat na lugar sa mundo dahil ito ay itinuturing na tourist destination ng bansang Indonesia. Ang lugar na ito ay kandungan ng napakaraming iba't ibang paniniwala at mga tradisyon katulad ng pagiging swerte sa buhay, paano magtatagumpay sa buhay at iba pa. Isa nga sa kasalukuyang tradisyon na ipinagdiriwang o isinasagawa pa rin dito sa Java, Indonesia ay ang ritual ng Pon Festival. Dito ay nagtitipon-tipon ng napakaraming kababaihan at mga kalalakihan upang sumali sa hindi pangkaraniwang ritual. Ito nga ang pakikipagtalik mo sa hindi mo kakilalang tao ng 7 beses sa loob ng 1 taon within the Pon Festival season. Bago ka makalahok sa tradisyon na ito ay kailangan mo munang akyatin ang Gunung Kemukus o Mount Kemukus. Ito ay isang hilltop shrine, also known as Sex Mountain, na may layo na 28 kilometers. Dito inilibing ang legendary prince na si Pangeran Samudro, anak ng hari ng Java, at ang kanyang stepmother na kanyang itinana na si Nyai Ontruwulan. Sinasabi nga na sa paniniwalang ito na kapag makasalanan nga daw ang iyong pakikipagbiyakan ng pakwan ay mas maraming swerte ang kapalit nito. Pagdating naman sa bundok ay mayroon ditong isang sagradong bukal kung saan pwede silang maligo at maglinis ng kanilang katawan bilang paghahanda sa kanilang ritual. Pagkatapos nito ay kailangan nilang mag-alay ng panalangin at mga bulaklak sa namayapang prinsipe at reyna ng Java. Kapag nagkasundo naman ang isang lalaki at ang babae ay maaari na nilang isagawa ang ritual at ang sagradong pakikipagtalik, subalit dapat ay sa ilalim ito ng isang puno na malapit sa puntod ng namayapang reyna at prinsipe. Kapag nagawa na nila ang naturang sagradong ritual, magpapalitan na sila ng kanilang contact information dahil uulitin pa nila ito ng 7 beses ang pakikipagtalik tuwing lilipas ang 35 days. Kung hindi nila makukumpleto ang pakikipagtalik na ito ay hindi magiging sagrado at tunay ang kanilang ritual. Hindi sila makakatanggap ng biyaya at swerte na sinasabing makakamit nila kapag nasagawa nila ang ritual na ito sa Pon Festival. Pagdating naman sa mga rules o sa mga alituntunin ng tradisyon na ito, hindi mahalaga kung ikaw ay may asawa o wala pa. Ang importante ay kaya at willing nyong gawin itong pareho ang ritual at makukumpleto nyo ito ng 7 beses. Dito ay wala nang magiging problema. Alam nyo ba mga boss na sa tuwing idaraos nga ang Pon Festival, dinarayo pa talaga ito ng maraming tao na nagmula pa sa iba't ibang lugar
Aabot nga daw sa halos 8,000 katao kada taon ang pumupunta rito upang maranasan lamang ang ritual na ito. Paano nga ba nagsimula ang tradisyon na ito sa Java, Indonesia? Noong 16th century, mayroong isang matikas na prinsipe na nagngangalang Pangeran Samudro, anak ng hari ng Java, ang nagkaroon ng pagtingin sa kanyang stepmother na si Nyai Ontruwulan. Nang malaman ng babae na may gusto sa kanyang stepson, hindi siya nagalit, bagkus ay pinagbigyan pa nga niya ito na makipagtalik sa kanya ng isang beses. Kaya naman nagkaroon sila ng kasunduan unang usapan na magtatagpo sila sa bundok ng Kemukus na hindi kalayuan sa kaharian. Nang magtagpo na nga sila sa kanilang pinagkasunduan na lugar, ay doon na nila sinundan ang kanilang kataksilan sa hari ng Java. Sa kasamaang palad, sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik, hindi pa man sila nakakaraos, ay nahuli na sila ng mga kawal ng hari na nagpapatrolya ng mga oras na yon. Nang makumpirmang ang prinsipe at ang reyna nga ang kanilang nahuli, pinatay nila ito at ibinaon sa iisang hukay sa bundok ng Kemukus. Hindi man tama sa paningin ng nakararami ang origin o ang pinagmula ng tradisyon na ito, itinuturing pa rin itong banal o sagrado ng kanilang mga nasasakupan. Ibinibigay din ng mga tao dito ang kanilang respeto at sinasamba pa nga nila ang dalawa. Nakagawian na nga rin na puntahan ng puntod na ito ng namayapang prinsipe at ng reyna upang mag-alay ng panalangin at ng mga bulaklak. Dito na nga rin nagsimula ang pagtatalik ng mga tao kahit hindi pa sila magkakilala. Naniniwala kasi ang mga taong ito na sa pamamagitan nito ay matutuloy ang naudlot na pagtatalik ng prinsipe na si Pangeran at ng reyna na si Reyna Nyai Ontruwulan. Isa pa ay magkakaroon nga di umano sila ng masaganang buhay at magandang kapalaran sa mga negosyo at trabaho. Kaya naman madalas na nagpupunta sa lugar na ito upang isagawa ang naturang ritual ay ang mga maliliit na mga negosyante na umaasang papalarin sila kung sakaling matatapos nila ang naturang ritual. Pinupuntahan din ito ng maraming tao mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Madalas ay naniniwala ang iba sa tradisyon na ito. But let's face it, ang iba lamang ay upang magparaos ng kanilang nararamdamang init sa kanilang katawan. Maraming tao naman ang sinasamantala ang ganitong pagkakataon. Sa katunayan nga ay pumutok ang prostitusyon sa lugar na ito. May mga nagpaparenta rin ng tent upang mabigyan daw ng privacy ang mga taong nahihiya na may makakakita sa kanila sa pagsasagawa nila ng ritual na ito. Nagsulputan din ang mga inuman at mga bahay aliwan dito. Meron din mga videoke bars at iba pa dito sa lugar kung saan itinuturing ng ibang tao na sagrado at ritual. Ito ay naging pugad na ng prostitusyon at nawala na nga daw ang respeto sa kanilang paniniwala. Maraming mga conservative groups ang sinubukang ipatigil ang naturang tradisyon subalit napigilan naman ito ng mga pulis na nagmamando sa lugar na ito. Maging ang governor nga ng Java ay naalarma nga dahil sa isang pelikula na ginawa ng isang Australian journalist kung saan ipinapakita ang mga malalaswang practices na ito sa lugar. Kaya naman nag-issue agad ang governor na iban ang ganitong tradisyon since 2014. Nakakaalarma na rin daw kasi ang patuloy na pagtaas ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Isa rin sa rason ay bumababa di umano ang moralidad ng mga tao sa kanilang lugar at nakakahiyang ito ang umaakit sa mga turista upang magtungo sa kanila. Inalis din ang lahat ng mga negosyo na naitayo sa lugar na ito katulad ng mga tent rentals, hotels, videoke bar at iba pa na nangiinganyo sa mahalay na gawain ito. Sa kasalukuyan, mayroon pa rin namang nagsasagawa ng ritual na ito ng Pond Festival kahit na ipinagbabawal nga ito ng gobyerno ng Java, Indonesia. Yung mga tao kasi na matibay pa rin ang paniniwala sa tradisyon na ito. Naniniwala sila na dapat ipagpatuloy nila ang kanilang nakaugalian upang sa ganoon ay magkaroon pa rin sila ng masaganang kabuhayan sa hinaharap. Umaasa silang ang ritual na ito ay makakatulong sa kanila kaya naman kahit nabawal ay sige pa rin sila ng pakikipagtalik sa mga taong hindi naman nila kakilala. Kapalit ng pag-asang, seswertehin pa rin sila sa kanilang buhay. Ano ang masasabi mo tungkol sa ritual na ito? Gusto mo bang masubukan ang ritual sa Pond Festival? Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Hanggang sa mga susunod na video, maraming salamat sa inyong suporta at patuloy na panonood.